Magandang hapon po sa lahat ng ating mga nakakapag-subaybay. Wala naman po talaga tayong regular audience. At wala din naman akong regular time of broadcasting live. Ako po ay humihingi lamang ng oras with my son who is accommodating me sa setup sapagkat ako po ay talagang dinosaur na pagdating sa technology. The blessing is my son is a sound engineer and he is working from home at marami siyang mga audio equipment and video equipment na gamit niya as he do his job here at home. Sapagkat karamihan ng mga nilalapatan niya ng sound ay yung mga commercials na nakikita natin sa mga napapanood natin sa national television at mga commercials abroad. So, at kung ako lang po, wala tayong gamit na kagaya ng gamit niya. Ano po, this will cost us hundreds of thousands of pesos. Kanya, pinapagamit niya yung pinakasimpleng equipment na pwede tayo para lang makaabot tayo sa karamihan ng medyo appropriate at hindi naman na lousy, ano po. So, maraming salamat po sa inyo at hindi na po ako nagpatugtog ng ilang mga awitin sapagkat baka masensor po tayo ng Facebook Live sapagkat karamihan po ng mga ating nilalapat na mga awitin ay galing sa files, ano po, yung iba galing sa saan ba ako, ano, Spotify ba to or whatever, yung iba YouTube, ano po. So hindi na po, ano, kanya tayo po ay medyo ano na lang ngayon, babati na lang ako sa ilang mga kaibigan natin, ano po. Now my broadcast this afternoon has something to do with what's happening on with Israel. Just very recently, makikita po natin ay nagkaroon po o nag-declare ng war against Hamas ang Israel sapagkat early Saturday sa atin ay biglang umatake ang Hamas at initially ay almost 3,000 missiles ang kanilang nilaunch towards Gaza, towards Jerusalem, at galing pala sa Gaza yung ano, iba towards Jerusalem, na praise the Lord na karamihan po ng mga missiles na yon were intercepted by the technology na pinut up ng Israel concerning this kind of event. Panalangin po natin ang bansang Israel sapagkat sila po ngayon ay dumadanas ng hindi pa nila naranasan in the past. Ano po? For quite a few days ay more than 1,600 have been slain, ano po, mula sa bata hanggang sa pinakamatanda. Hindi pa po natin nakikita sa media ang talagang nangyayari, ano po. There were some abductions, hostage taking, rape, cold-blooded murders. So, talagang desperate moment po, ano, kanya kinakailangan po natin silang ipanalangin. And we have been mandated by our God who chose Israel as a chosen
for himself. Ano po, kanya maraming salamat po sa mga nagresponde sa maraming pakiusap sa social media to pray for Israel. But ngayon pong hapon, ako po ay lightly, ano po, as we go over the scriptures, ay titingnan natin kung ano ang kinalaman ng pangyayaring ito concerning the prophecy that was written in the Bible. Ano po? Now, gaya po ng ating ongoing study, more than 2 weeks now since we renew our live broadcast, ay may kinalaman po sa pagkakaiba ng prophetic program and the mystery program of God's revelation in the scripture. Ano po? So ngayon po ay titingnan natin ano ba ang kinalaman ng nangyayari sa Israel ngayon concerning prophecy concerning Israel. Ano po? Kanya tayo po ay nakafocus sa kung ano ang nangyayari sa Israel ngayon. Ano po? Now, why Israel? Because Israel is a chosen nation, is the chosen nation of God. Jerusalem is the capital city, at sa Jerusalem nandyan ang temple na kung saan yan po ang mga references natin pagdating sa end time prophecy. So bago po tayo magpatuloy ay tayo muna po ay sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa pagkakataong ito na minsan pa ipinagkaloob mo sa akin to be able to go on air via live stream. At dalangin ko po na kontrolin mo ang lahat ng surrounding events, even my thoughts and the words that will be spoken by you through your servant, na ito po ay maging pag-apala hindi lamang sa panahong ito na kung saan kami ay real time ay nag-uusap, kundi maging sa mga recorded video, makakapanood nito sometime in the near and far future, ay ganun pa rin, makita pa rin nila ang katotohanan. Patawad po sa aming mga pagsalangsang na nagawa. Inaamin po namin, Panginoon, na kung wala po kayo sa pamagitan ng gawa ng Banal na Espiritu, ay hindi kami makakapamuhay ng buhay na mayroong kasakdalan sa iyong harapan. So, we need you always, every time, every second of our life. At salamat po na ang Banal na Espiritu ay ipinagkaloob niyo po sa amin to dwell in us permanently. Kinakailangan lang po naming magpasakop sa Kanya. At maraming salamat po sa pagkakataong ito. Lord, thank you very much for the fruit of technology na hindi na kami kinakailangan pa na mag-exert ng effort to gather in one place for us to have a meeting like this, kundi via on air ay nakakapag-usap po kami. At sometime soon, I would like to have an interactive session with the audience I have. At kung paano po gagawin yon, ay ikaw po ang magturo sa amin. Kayo po ang patuloy na kumilos. Lord, inalalapit ko po, nakikiisa po ako sa mga nananalangin para sa bansang Israel. Lord, wala pong sino man sa amin ang makakapagpaliwanag sa kanilang dinaranas, especially ang mga nasa bayan ng Israel mismo, lalong-lalo na po nandoon sa Gaza Strip na kung saan ay talagang kita nila ang buong pangyayari. Lord, sa mga
namatayan Israelites or non-Israelites, foreigners alike, ay dinadalangin po namin ang iyong comfort to be upon them. At Lord, maraming salamat po sa world community condemning the atrocities that have been done sa ginawa ng mga militant Hamas sa Israel. Salamat po sa mga bansang sumusuporta upang i-contain ang sitwasyon at wag nang makapag-participate pa ang ibang mga Muslim radicals at ang iba pang bansa na galit sa Israel, sa iyong bayan. Kanya dalangin po namin na kayo ang patuloy na mag-iingat. Lord, kinikilala ka namin as the sovereign God, the God that is always in control. Walang mangyayari na hindi mo pinahintulutan at lahat ng pinahintulutan mo ay ayon sa iyong kalooban para sa iyong kaluwalhatian. Lord, hindi namin lubusang maunawaan sapagkat limitado ang aming kaisipan. Nagtitiwala lang po kami so kung sa anong pinagtitiwala niyo sa amin through revelation. At hanggang doon lang po kami, Panginoon. Kung paano mo gagampanan ang iyong kalooban ay hindi po namin alam. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon. Kayo po ang patuloy na kumilos. Ito po ang inyong dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So, mga kaibigan, mga kapatid, minarapat ko po na talakayin ang subject na ito ngayong hapon. Kung ako man po ay medyo hindi nakatingin sa inyo sapagkat the camera is eye level ano po, at ang akin pong Bible ay medyo nasa baba. Ano? At ako'y mapayuko ay hindi po dahil sa nineneglect ko po ang eye contact with you. Ano po? I just cannot. Ano po? At sa totoo lang po, ayoko nga pong yumuko eh. Kasi pag yumuko po ako, nakikita nyo yung bumbunang ko eh. Nakikita nyo yung medyo, ano na, mga, yung sakit kong HIV. Hindi po ako nasihiyang sabihin sa inyo na matagal na po ako merong HIV. Hair is vanishing. Ano po? Medyo nawawala na. Manipis na yung strand. Tapos medyo naghihiwalay-hiwalay pa sila. Parang Baptist. Ano po? Kanya medyo hindi na po maganda. Ano? Kanya yung mga pinopost ko pong mga photos ko, personal photos, ako pong kumukuha. Bakit? Sapagkat ang una ko pong tinitignan doon hindi yung ngipin, kundi yung status ng buhok. Ano po? Na ibig sabihin, kahit man lang sa photo ay medyo wag sabihin ay kalbo parang si Elijah, ano, kasi hindi naman ako propeta na kagaya ni Elijah nung siya tinukso mga nangamatay yung mga nanukso sa kanya, ano. Pasalamat tayo hindi na tayo Old Testament scriptures. Hindi po, nagbibiro lang po ako, ano. So maraming salamat po sa inyo, ano po. Punta na po tayo sa ating pong topic ngayong hapon, ano po. Now concerning end time prophecy ay hindi po ako magaling sa history, ano po. Kasi kahit na nung ako po ay nag-aaral pa from high school to college, anything that involves memorization ay medyo mahina po ako diyan, ano po. History is something that you need to memorize many things. Ano po, kanya hindi ko naging interest. Bagamat ang pag-aaralan po natin ay end time prophecy, ay hindi po ako nagki-claim na talagang magaling na magaling ako sa prophecy. Ano po, iuugnay lamang po natin yan sa mga bagay na makikita nating evident naman sa scripture, ano po.
Now, sa amin pong mga tagapakinig, sa mga dati, ay pwede nyo pong balikan ang aking mga previous videos, especially yung pong last 2 weeks since we began our or we resumed our live streaming, na kung saan ay tinatalakay ko po doon ang revelation at hinati po natin prophetic program for Israel and the mystery program for the body of Christ. Now, ngayon po ay gusto ko pong liwanagin na since this is prophecy, nakapokus po tayo sa Israel sapagkat ang prophetic program is for Israel. Ano po? At medyo wala po tayong madadaanan masyado patungkol sa church sa subject na ito. Ano po? I will not dwell on this topic thoroughly, ano, magkaroon lang po tayo ng bird's eye view. Okay. Now, sa atin pong pag-aaral ay makikita natin na sa atin pong past lessons ay makikita natin na ang prophetic o prophecy concerning Israel ay nakita na po yan sa ano pa, sa sa Old Testament pa lang, ano po, nakita na po yan. Ayan, ano po, na yung future events ay nakita na po yan ng mga propeta. Kagaya ng sinabi ni Isaiah na bago pa mangyari ay kanya nang inihayag, ano po, concerning what will happen to the nation Israel. Now, pag pinag-usapan ang future events concerning Israel, ito po yung mga nakita ng mga Old Testament prophets. Of course, nakita nila yung panahon na kung saan sila ay pangkasalukuyang nabubuhay. Sumulat si Jeremiah, si Isaiah, si Ezekiel. Noong mga panahon na nandun doon sila, kita nila, ano, sila po ay mga passive o active writers, ang ibig sabihin. Ano po. So, kanya naisulat yon for our reference sapagkat tayo naman ay nagbabasa kung ano yung nangyari sa kanila in the past. So, nakikita nila yon, ano po, as per sa plano ng Panginoon para sa kanila. Now, futuristic, nakita ng Israel yung mangyayari sa kanila na sabi doon yung kanilang 70-year captivity in Babylon, ano po. So, kita nila yon, na i-prophesy din na after 70 years ay sila ay pababalikin at yun na tinatawag nating restoration. They will restore the streets and the walls of Jerusalem and then they will restore the temple that was partially damaged during the invasion of the Babylonian Empire. So nakita rin nila yung tinatawag na first coming of the Messiah that was the Lord Jesus incarnation. Ano? It has been prophesied. Marami po yan. No? Isaiah chapter 7, Isaiah 53 concerning his death. Oh, so, nakita po nila yan. Ano po? Yung first coming of the Messiah. And then, nakita rin nila at alam nila na they will be dispersed all throughout the world because they will be hated by all nations of the world. Ano po? And then, nakita nila yung tinatawag natin na tribulation. Tribulation ay sabi sa book of Jeremiah, if I am not mistaken,
ay Jacob's trouble. Ano po? So talagang ang tribulation ay para sa Israel. Jacob's trouble nga po. Ano? So sabi diyan. At nakita nila yung prophecy concerning the millennial kingdom. However, concerning the future events, kapag at hindi na po ito saklaw sa Israel, naniniwala tayo na Israel is not the church and vice versa, the church is not Israel. So kung ito ay future events concerning Israel, hindi nila nakita yung mystery program na tinatawag natin ngayon na the church age. So they are completely ignorant of that. Ano po? Kanya hindi natin yan madadaanan sa pag-aaral natin ngayon ng prophecy. Ano po? Ang makikita natin ngayon ay particularly kung ano talaga ang kinalaman nito sa bansang Israel. Ano po? Now, tingnan po natin ang dalawang prophecy concerning the event na talagang pamilyar, alam na i-prophesy sa Israel. Ano po? Unahin natin yung Daniel chapter 9. Ano po? So medyo yuyuko po ako ng kaunti as I read from the scriptures. Ang sabi rito sa Daniel chapter 9 and verse 20. And whilst I was speaking and praying, Daniel was narrating. Sabi niya, and confessing my sin and the sin of my people, Jerusalem. Now, makikita natin, ang propeta ay si Daniel ay nagko-confess ng kanyang personal sin. At noticeable here, yung even the sin of my people, Israel. Sapagkat makikita po natin, na ituro ko na po yan, na in the Old Testament, the Lord is dealing with Israel as a nation. National po ang dealing ng Panginoon. Kanya nga po makikita natin, maging ang mga nations of the world ay being dealt with in the Old Testament prior to the death of the Lord Jesus Christ on the cross at Calvary, ay talagang through the nation Israel. It has been the plan of God, Genesis chapter 12, na sabi doon, and all the families of the earth will be blessed through you. Ano po? Yung families po doon, ay of course, later on, ay makikita natin na it has been translated to countries. Ano po? So sabi rito, and presenting my supplication before the Lord, my God, for the holy mountain of my God. Yea, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel. So, nabanggit po dito si Gabriel the Archangel. Dalawang prominenting archangels po ang nababanggit sa Bible, Michael and Gabriel. Michael is a warrior and Gabriel is a messenger. So, dito po ang sinasabi ay pinadala kay Daniel si Gabriel the Archangel. Merong mensahe. Whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touch me about the time of the evening oblation, prayer and sacrifice. And he informed me and talked with me, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. Kanya nga makikita natin, there's nothing supernatural with Daniel even at the beginning when he interpreted the dream of Nebuchadnezzar, sapagkat ang nagbigay sa kanya ng skill and understanding of the prophecy ay walang iba kundi ang Panginoon. Sino ba naman ang taong kahit na yun na naginip, hindi nga niya nakalimutan niya nga yung panaginip niya, maintindihan pa niya kung anong ibig sabihin, ano? Unless the Lord will reveal that to him. So that what had happened. Ano po? So lahat ng revelation ay galing po sa Panginoon. Ginamit lang niya ang mga propeta.
At the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I am come to show thee, for thou art greatly beloved. Therefore, understand the matter and consider the vision. Verse 24. 70 weeks. How many? 70 weeks are determined upon thy people, that is concerning Israel as a nation, concerning thy people, and upon thy holy city. Ano po yung holy city? Jerusalem. So, sabi dito, 70 weeks. Ano po? So, period po yan. 70 weeks one day is equivalent to 1 year. Kanya, 70 times 7 ay equivalent to 490 years. So, sa prophecy ni Daniel concerning Israel for the last days, ang reference ay 490 years. Ano po? At nakalagay naman po dito kung ano yung period na yon na bumubuo sa 490 years. So, sabi doon, upon thy people, the nation Israel, and upon thy holy city, the city of Jerusalem. Jerusalem is the capital city of the tribe of Judah, the remnants of Israel. So, sabi dyan, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy, to anoint the most holy. So, makikita natin dyan na mula doon sa to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the holy, the most holy, ay lahat po yan pertaining to Israel. Ano po? Sapagkat ito po ay talagang may kinalaman sa judgment of God upon Israel. Actually, both yan, judgment and the fulfillment of His covenant with Israel. Kaya sabi rito sa verse 25, know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. Kanya yung 490 years po, yung 70 weeks. Ang reference po noon ay simula nang sila ay pabalikin na sa pagkakaalipin sa Babylon. Remember sa ating pong figure, nakita po nila yung kanilang tinatawag na 70-year captivity at kita rin nila yung kanilang pagbabalik. Ano po? Kanya medyo pagka dito nagsasalita si Daniel, hindi na po sila medyo completely at loss because it has been prophesied. Sapagkat sabihin natin, mula dun sa pagbabalik from the captivity at Babylon, ano, 490 years ang lumipas. So, in 490 years hanggang sa death of Christ at Calvary, hanggang sa ngayon, tradition, sa traditional Jews, binabasa nila tong prophecy na to. Kanya hindi po sila ignorante. Ano po? Ito po ay common understanding sa na common na knowledge sa kanila, ano po, na merong ganitong mangyayari kasi nga po alam nila na yan ay prophecy. Ano po? So, from the going forth of the commandment to restore and build Jerusalem, yan na po yung tinatawag na restoration, unto the Messiah, the Prince, shall be 7 weeks. Ano po? So, mula doon po sa pagbabalik nila sa Jerusalem at para i-rebuild, ang i-restore ang Jerusalem. Of course, sabi dyan, later on makikita natin, to restore the wall at saka yung streets and the partially damaged temple. Ako po, hindi ko inaalis, ano po, bagamat hindi mababasa natin dito, but later on mababasa natin na hindi po natin dapat alisin ang temple pagdating sa prophecy sa
last days sa Israel. Mahalaga po ang temple. Ano po? Ang sabi diyan ay 7 weeks. So, pagdating na pagdating nila sa Jerusalem ay 7 weeks, 7 times 7, 49 years ay i-rebuild nila ang wall, streets, and the partially damaged temple na binild ni Solomon. And 62 weeks, the street shall be built again, and the wall, even troublous times. And after 62 weeks, shall the Messiah be cut off. So, tatlong period of time po, ano, yung 70 weeks na determined. Pag sinabing determined, nakatalaga po talaga yan. Yan ang mangyayari, yan ang prophecy. So, tatlong period ang nakalagay doon. Una, yung restoration, yung pagbabalik nila. Kasama dyan yung restoration of the walls and the streets and the partially damaged temple. Yun po ang sa unang period, which is 7 weeks. Ano po? Pagka nangyari na daw po yun, na-rebuild na, ay lilipas, mag-aantay sila ng 62 weeks. Ano po? 62 weeks ang lilipas. Ano po? At after 62 weeks naman, ang sabi ng Bible ay the Messiah will be cut off. So, ano po yung Messiah will be cut off? Ito po yung death of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. Remember, it has been prophesied. Alam nila yan na darating ang Messiah at ang Messiah ay mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Alam nila yan, lahat yan, prophecy. Ano po? So, ang sabi rito, and the people of the prince shall come and destroy the city. Ano po yung city na yan? Jerusalem. And the sanctuary. The sanctuary is the temple. And the end thereof shall be with the flood, and unto the end of the war, desolations, and determined. Ano? So, kanya makikita natin, talagang yung tribulation ay difficult times. Ano po? Sapagkat nasabi dyan, unto the end of the war, desolations are determined. Meron talagang mangyayari pang mga battles, ano po, end of the war, sabi dyan. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. And for the overspreading of the abomination, he shall make it desolate even until the consummation. And that determined shall be poured upon the desolate. So, sineset ko lang po yung ating pong bird's eye view concerning yung tinatalakay ko ngayon na has something to do with end time prophecy. Babalikan po natin yan sometime later. Punta muna po tayo sa Matthew chapter 24. Ano po? Kasi pagka end time prophecy ang pag-uusapan, talaga pong may kinalaman ang Matthew chapter 24. Ano po? Kanya pagka binabasa natin ang Matthew 24, dapat po maintindihan natin ano po kung ano ang pinag-uusapan diyan. Ano po? Una, makikita natin sa Matthew chapter 24 and verse 1. Matthew 24 is before the death of Christ on the cross of Calvary. So, pag pinag-usapan natin yung tinatawag na dispensation, mga kapatid, ang dispensation po simply means yung hindi lamang period of time, kundi yung pamamaraan na ang Panginoon ay nagdi-dispense ng truth at ng blessing to the nations of the world. Ano po? So, dalawang dispensation po yan sapagkat naniniwala tayo sa walong dispensation. Ano po?
I think I have it here. Ano po? Tignan natin kung makikita natin. Ayan po, ano? Ako ay naniniwala po na merong walong dispensations. Ano po? Makikita nyo dyan, 1, 2, 3, 4, 5 hanggang 8 po yan. Number 1 is the period of innocence. Pag sinabing innocence ay period po ni Adam yan. Ano? They were created innocent, perfect. They were placed in a perfect place called Eden. Ano po? Pero makikita natin na ang pagiging perfect ni Adam ay hindi kagaya ng pagiging perfect ng Diyos na talagang eternal. Meron pong end ang kanyang perfection pagka nahulog siya sa kasalanan. At yun nga po ang nangyari. Ano po? He violated the law of God at pumasok after that ay yung conscience. Para po sa madaling pagkaunawa natin, ang dispensation po by definition ay house rules. Ibig sabihin, ang Diyos ang nagtatalaga ng batas o standard sa bawat dispensation. Na yun ang dapat na umiral at yun ang dapat na mangyari. Pagka na-violate po yun, ay may kaukulang kaparusahan. Kanya, ang utos doon sa period of innocence, huwag niyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na pinagbabawal. So, nung kinain nila yon ay pumasok ang kaparusahan. Ano yung kaparusahan? Nahulog sila sa kasalanan at ang sabi ng Bible, they were evicted from the Garden of Eden. So, ganun ang procedure. Magbibigay ang Panginoon ng house rules. Pagka na-violate, ay ipe-penalize ng Panginoon ang tao. At pagkatapos ng punishment, ay papasok ang panibagong dispensation. Kanya pagkatapos po ng eviction from the Garden of Eden, pumasok ang panibagong dispensation, the period of conscience. Na mahalaga po yung conscience. Ang aking pong pagtuturo sa dispensation, hindi po na-eradicate ang older dispensation at para bang na-supersede ng succeeding dispensation. Hindi po, patung-patung po yun. Ano po? One on top of the other. Hindi siya na-supersede. Kanya, after the fall of man, ay makikita po natin na talagang meron na rin pong conscience ang tao. Ano? Pag sinabing conscience, yan po ang ginagamit ng Panginoon para makipag-deal with mankind. Sapagkat ng mga panahon na yon, talagang by dispensation, ay ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanila in an audible voice. Ano po? Dumating sa puntong nakikipag-usap ang Panginoon sa vision, mga theophanies. Ano po? Bakit? Wala pa po kasing kompletong salita ng Diyos. Kanya meron po talagang period sa buhay ng tao na talagang ginagamit ng Panginoon yung conscience to deal with man. Ano po? At yung conscience natin ngayon ang nagsasabi kung tama ang ginagawa natin o mali. Ano po? So, after conscience ay human government. Ano po? Predominant dyan sa innocence, Adam, conscience, si Abel. Human government ay si Noah. Then number 4 ay promise. Na ang predominant character dyan ay si Abraham. And then number 5, law, ang predominant character ay si Moses. Now, yung ika-anim po ay yung tinatawag nating the dispensation of grace. Ano po? Kanya yan po yung tinatawag natin na period of grace or the church age. Okay? Na yan po ang hindi nakita nila. Ano po? At and then sinama ko yung tribulation sapagkat mga maiksi lang po yan, mahalaga po yan sapagkat sa prophecy ni Daniel, Matthew 24, ang tinutukoy po ay tribulation. Di po natin pwedeng iniglek yan. Ano po? Sapagkat ibang dispensation, ibang dealing yan eh. Ano po? So, number 8 ay yung kingdom of God, the millennial kingdom. Ano po?
So at least nagkakaintindihan na po tayo ngayon, ano po, kung meron po mga ngayon lang nakasama sa akin, bago lang po, ay ipagpaumanhin po ninyo sapagkat I cannot go back sa mga napag-aralan natin dati. All you have to do, bagamat medyo will be difficult on your part, ibabalikan po ninyo yung mga videos na aking pong in-upload sa aking timeline and pages at least 2 weeks ago, ano po. So, yung pong bird's eye view natin concerning Revelation, the first video po ay umabot po yun ng 3 oras. Kasi bird's eye view po yun na diniscuss ko sa amin local church para po maintindihan, ano po. So, you have to go through that. At hindi naman po kayo malilito sapagkat consistent naman po ang lahat ng pag-aaral natin. Now, sabi dito sa Matthew chapter 24, "And Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him from to show him the buildings of the temple." So, ang pinaka-focal point po natin dito sa Matthew chapter 24 verse 1, is the temple. Lumabas ang Panginoon sa Kristo, pumunta sila sa isang lugar na medyo overlooking the temple. Kanya, bakit ko nasabing overlooking the temple? Ay sapagkat we need to continue reading hanggang verse 2. Sabi rito sa verse 2, "And Jesus said unto them," sa kanyang mga apostles na sumama sa kanya, "See ye not all these things?" Hindi nyo ba nakikita lahat ng mga bagay na ito? "Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." So, ang focal point ay yung temple. Dito po sa verses 1 and 2, ang Panginoon sa Kristo po ay nagpapahayag ng prophecy. Sapagkat ito po ay period pa ng Old Testament, hindi pa siya namamatay. So, ang prophecy ng Panginoon sa Kristo has something to do with prophecy concerning Israel. At kapag yan ay concerning Israel, eh hindi po natin maihiwalay sa kanila yung templo. Kanya sabi rito, ang reference ay yung temple. Pinakita sa kanila ng Panginoon, na sabi ng Panginoon, nakikita nyo ba itong temple na ito? Darating ang panahon, kasi futuristic, it's a prophecy, "There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." Talking about the destruction, the full destruction of the temple. Remember, during the Babylonian invasion, the temple was partially damaged. Kanya, na-restore pa nila yun. Ano po? Hanggang sa panahon ng Panginoon Kristo, meron silang temple. Pero, sabi ng Panginoon, ay after his death on the cross of Calvary, something is about to happen to the temple. At ang sabi doon ay, the temple shall be totally destroyed. Bakit po nasabi nating totally destroyed? Because there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. Ibig sabihin po, yung mga foundational stones, kasi patong-patong po naman yan, ay talagang madi-disrupt at talagang parang inararo. Ano po? Walang makikitang nasa original position niya. Ano po? So, talking about the temple. Now, sapagkat ito po ay prophecy during the time na kinakausap niya ang kanyang mga alagad, looking forward, ay hindi po nila naiintindihan. Pero tayo po, naiintindihan na natin. Bakit po? Sapagkat ito po ay sa kanila ay future event, pero sa atin ngayon ay hindi na future event. Kasi alam natin na ito po ay natupad during 70 AD when Titus conquered Jerusalem at talagang na-destroy po ang temple. Ano po? At talagang specifically meron lang tinira. Ano po? At yan nga po yung Wailing Wall na existing ngayon. Ano po? Kanya talagang pagka yung mga traditional Jews pumunta dyan ay umiiyak talaga sila. Ano po? Bakit? Kasi traditionally, temple is important to them when it comes to
worship. Ano po, sa panahon natin ngayon, ano po, nako, hindi, may pangako nga pala ako. There were 200 plus Mosaic law concerning temple sacrifices ang hindi nagaganap ng nation Israel. Na nagaganap nila yung mga ilang mga sacrifices sa kanilang mga sariling bahay, sa mga sinagoga. Marami pong mga synagogues naman eh. Ano po? In fact, makikita ninyo, isang meeting sa Texas, ginanap sa isang synagogue. Pero yung sinasabi nating national worship, national temple worship, hindi pa po nila nagagampanan yan. Ano po? Simula nung ma-destroy ang temple in 70 AD. Kanya they are wailing over it sapagkat ang pakiramdam ng mga traditional Jews ay talagang disobedient sila, ano? Talagang hindi nila nagagampanan, ano po. Kanya nga mahalaga ang reference natin, temple. Now tuloy natin sa Matthew chapter 24, look at verse 3. And as he sat upon Mount Olives, so overlooking the temple, the disciples came unto him privately, saying, tell us when, o bilugan po ninyo sa inyong Bible yan, when, it involves time, when shall these things be? Ano po? Now, siguro dahil sa coming from verse 2, ang tinatanong nila, eh, kailan ba mangyayari? Yan, tinutukoy mo na yan. Ano po? Pero I doubt kung alam nila na it was the destruction of the temple. Ano po? Pero pangalawang tanong ay, and what shall be the sign? So when, patungkol dun sa siguro yung pagkauna sinabi ng Panginoong na hindi nila nauunawaan, and then what shall be the sign? Anong tinatanong nila dito? The sign of two things. The sign of thy coming and the end of the world. Kaya nga po mahalaga na tayo po ay magkaroon ng right division sa pagbabasa ng Bible. Not only right division, kung hindi comparing scripture with scripture, para hindi po tayo maligaw. Ano po? So, dalawang tanong yan. Ano po? When, kailan, it involves time. Then, yung what, sign. Merong ang iba nagsasabi, sign, singular. Ano po? Of thy coming and sign of the end of the world. Ano po? Now, meron pa po ako ipapakita sa inyo na isa pang chart kung kayo po ay talagang interesado sa ating pag-aaral. Now, tayo po ay naniniwala sa tinatawag na eschatology. Ano po? Pag sinabing eschatology, yan po yung pag-aaral ng mga future events. Ano po? Pag sinabing future events, ito yung mga panahon na nakasulat na sa Bible pero hindi pa nagkakaroon ng katuparan. Now, sa chart po natin na nakikita po ninyo dyan, of course, meron tayong reference na Old Testament, which is before the death of Christ on the cross of Calvary. Pero hindi natin sasaklawan ang lahat ng panahon na comprising the Old Testament. Magsimula lang po tayo doon sa prophecy ni Daniel, ano po, na 70 weeks concerning the nation Israel. So, kailan po nagsimula yan? Nung sila ay pabalikin mula sa kanilang captivity in Babylon. Ano po? At mula doon sa kanilang pagbabalik ay may reference si Daniel na merong 70 weeks. Ano po? 70 weeks. So, 7 ay yung rebuilding of the wall and the streets and the partially damaged temple. Pag nagawa nila yon, another reference ay 62 weeks ang bibilangin and then the Messiah shall be cut off or the death of Christ. Isaiah 53 is a prophecy concerning the death of
the Messiah. So, alam po nila yan. Ano po? Kaya makita natin, 69 weeks have been completed, a total of 483 years. To complete the prophecy, ay makikita natin, yung pong remaining 1 week. At alam natin na yung remaining 1 week na yon, yung 7 years sa tribulation. Kanya 69 plus 1 week ay 70 weeks. Prophecy po yon concerning Israel. Kanya lang, ang hindi nakita ng bayan ng Israel ay yung pagpasok nga ng mystery program, which is the church age. Na sa panahon natin ngayon ay halos more than 2,000 years na po ang lumilipas. Ano po? So, yan po ang makikita natin na para hindi tayo malito. And by the way, mga kapatid, para hindi po kayo malito, pagtiwalaan po ninyo ang inyong kaibigan, Pastor Joey Reyes, na ang Matthew chapter 24 po is about the tribulation period. It is about the tribulation period. Hindi pa nangyayari, pero ipinaprophesy na ng Panginoon sa kanila ang tribulation period. Bakit? Just like the Old Testament prophets, particularly si Daniel, na talagang ipinrapisay niya na ang tribulation. Nakita nila yan. Ano po? Kanya, kung inyo pong papansinin, ano po? Yung ating pong chart kanina. Ano po? So, ayan, di ba? Kita nila ang tribulation, kita nila ang church, ang millennial kingdom. So, kung hindi po nasama ang mystery program, kung hindi nahayag ang mystery program, pero ang mystery program po kasi kasama sa plano ng Panginoon, hindi po aksidente yan eh. Plano po talaga ng Panginoon yan. So, sa kanila, ang nakikita nila ay after ng death of the Messiah ay of course ay tribulation na agad, ano po, at saka millennial kingdom. Hindi nila nakita yung tinatawag na the mystery program, which is yung pagpasok po ng church age or the body of Christ. The body of Christ is the union of Jews and the Gentiles. Sa Old Testament, predominant ang Israel, ang Jews, ang mga Hentil naliligtas sa pamamagitan nila pagka ang Hentil ay nagpasakop sa Diyos ng Israel at sa batas ng Diyos ng Israel. Magkaaway po talaga yan. Ano po, di ba? Yung sa Acts, sa Ephesians chapter 2 na sabi doon na sa mga Hentil na prior to the death of Christ ay you are without Christ, you are outside the commonwealth of Israel, you are walang kinalaman sa covenant, sa promise, pero ngayon sa dispensation of grace ay magkaisa na, ano? Wala nang distinction between the Jews and the Gentiles. Kanya nga po, very unique po ang dispensation na meron tayo sa ngayon. Ano po? Kanya, mahalaga po na makita natin yan. Ano po? Now, kung itutuloy natin, ay sabi doon, what shall be the sign of thy coming? Second coming is for Israel. And what is the end of the world? Bakit po nabanggit na end of the world? Bakit? Sapagkat yung end of the world has something to do with the millennial kingdom. Ano po? Alam nila na there will be a... they will reign for 1,000 years and after 1,000 years will be eternity. Kanya, end of the kingdom ang sinasabi ng Panginoon. Now, tinatanong nila. Now, sa verse 4, ang sabi rito, and Jesus answered and said unto them, okay? So, wag nating pansinin yung tanong ng mga hindi nakakaintindi ng propesya. Tinatanong nga nila kung ano yung prophecy. So, ang bigyan natin ng focus ay yung sagot ng Panginoon sa tanong nila.
kasi ito'y merong magbibigay ng clue concerning sa kung ano mangyayari sa last age o sa last sa future time. Ano po? Sabi ng Panginoon, "And Jesus answered unto them and said unto them, take heed that no man deceive you." Kasi po, talagang kahit sa ating mga mananampalataya, kinakailangan po tayong mag-take heed sa warning. When it comes to prophecy, walang expert. Pagdating sa eschatology, walang expert. Kanya makikita ninyo, maraming mga theologians, hindi rin nagkakasundo-sundo. Yung pinakita ko po sa inyong eschatology chart na pinaniniwalaan ko, hindi po yun ang paniniwala ng ibang mga theologians. Ano po? Kanya pagdating po sa tinatawag na tribulation, ay meron pong ano, merong iba't ibang paniniwala po dyan. Ano po? Merong pagka ang tanong ay tribulation, ano, ang reference ay tribulation, ay sapagkat ang tribulation 7 years, ano po, so meron pong ang paniniwala ay ang rapture ay magaganap bago ang tribulation. Ang tawag po sa kanila ay pre-trib, kanya nga pre-tribulation. Ano po? Bakit? Kasi meron distinction between the rapture and the second coming of Christ. Kanya nga po makikita natin, ang rapture is for the church. Ang second coming ay for Israel. Ano po? Kung bibigyan nyo ng distinction. Ano po? Kasi kung wala, pinaglahok-lahok nyo ang church at saka yung Israel, you can use rapture and second coming interchangeably. It doesn't matter to you, but to me it does. Ano po? Kanya pre-trib po ako, ano? Meron nagsasabi na mid-trib. Bakit? Sapagkat sa kalagitnaan ng tribulation, doon pa lang magaganap ang rapture. Kanya papasok ang church sa tribulation, ano? Siguro kaya nilang tanggapin sapagkat honeymoon period pa lang naman 'yan eh, ano? Patunayan nila 'yon, ano? Now, a second coming naman is after the tribulation. Kanya kung lahok-lahok at second coming as sinabi nila ay post-trib. Yung second coming po lalabas na iisa na 'yon, rapture at saka yung second coming. Kasi nga post-trib eh. Mangyayari ang second coming which is vis-a-vis rapture na rin yon after the tribulation. At ang second coming po ay whether pre-trib, mid-trib, post-trib, commences the millennium. Okay? So, kanya talagang ano natin, ang reference lang natin, saan natin ilalagay ang rapture. Kung may rapture, ano po? Sapagkat sinasabi nila, wala naman daw rapture na salita sa Bible. Kahit naman po yung salitang second coming, yung talagang phrase ng second coming, wala naman po. Pero pinaniniwalaan natin. Wala naman yung salitang Trinity sa Bible, ano? Pero pinaniniwalaan natin because the essence is there. Ano po? So, ito po ang aking, ano, ito po ang aking eschatology, ano po? So, straight ang aking eschatology. I'm a pre-trib. Ano po? So, mahalaga po yan. Kanya sabi ng Bible sa verse 5, take heed that no man deceive you. Wala naman pong mangaral ng salita ng Diyos na talagang sasabihin natin na purposely wants to deceive the listeners, ano po, maliba na lang na kulto yan at saka talagang anti-Christ yan. Pero hindi po, let's give all the preachers na talagang naglalayon lang magturo ayon sa kanilang pagkaunawa sa Bible ng kung ano po yon. Kanya pag sinabi natin na eschatology, no one of us can perfectly say na ito talaga ang tiyak na mangyayari. Kaya hindi nga tayo nagde-determine ng timing. Bagamat may tanong sila na when, ano po.
eh doon nag-focus ang iba, nag-determine sila ng time. And by the way, very surprisingly, kahit na yung inyo pong mga kinikilala, mga magagaling na theologian, nag-predict ng time. Pag nag-predict na po ng time, pagdating sa whether rapture or second coming, wala, nawawala na po ako ng respeto dyan. Ano po? Bakit? Kasi wala naman pong wala naman pong reference kung ano yung araw. Alam ba ninyo na kapag kaalam na natin ang panahon ay time, eh hindi po tayo makikinabang doon. Opo, hindi tayo makikinabang kung alam na natin. Halimbawa, sinabi na darating ang Panginoon sa December 21, 2023. Eh anong gagawin mo sa December 20? Anong gagawin mo sa December 19? Eh December 21 pa naman ang dating. Diba? So, palagay ko po, ano? Palagay ko lang po, sa palagay ko lang, sa aganang akin lang, eh hindi po makakatulong. Ano po? Look at verse 5. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Marami na po, kahit dito sa Pilipinas, pumupunta pa sa Kongreso, pumupunta pa sa Senado, mga kaibigan pa ng mga mambabatas natin, kasi mayayaman yan eh, pag sinabi nilang sila ang Kristo. Ano po? So, noon pa man, marami na yan, hanggang ngayon. Ano sabi dyan? And you shall hear of wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must. All these things. Yung sinabi niya na wars and rumors of wars. See that you be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Nalulungkot po tayo sa nangyari sa Israel. Pero sabi ng Bible, these things must come to pass, but the end is not yet. Bakit po? Eh, kasi po, ang tingin ko po dyan, para lang po yung 9-11, na kung saan ay yung Twin Towers sa New York ay pinabagsak. Ganong event lang po yan. Ano po? At itong nangyayari ngayon sa Israel, bagamat kagulat-gulat at talagang sa Israel nangyari, eh, hindi na po tayo dapat magulat. Ano po? Sapagkat it must come to pass, but the end is not yet. Bakit po? Because of my reference dito sa verse 7. Sabi rito, for nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, there shall be famines and pestilences and earthquakes and divers in all places. And all this are the beginning of sorrows. Verse 9, then, may mga then, maraming mga then ang Panginoon dito sa kanyang sagot eh. Then they shall deliver you up to be afflicted and shall kill you, and you shall be, mga kapatid, ito po ang medyo critical sa akin pagdating sa Matthew chapter 24. Ye, referring to the nation Israel, sapagkat ito po ay prophecy concerning them, you shall be hated of all nations for my name's sake. Pakiguhitan niyo po yan. You shall be hated of all nations for my name's sake. Sa ngayon po, mukhang hindi pa nangyayari. Bakit po? Sapagkat ang simpatya ng buong sanlibutan ngayon, kung hindi man buo, maliban siguro sa Iran at maliban siguro sa ibang mga finance ng Iran and other radical Muslim countries, ang sympathy po ay nasa Israel. In fact, yung pong gustong magbalik na maging Speaker of the House na si McCarthy sa Amerika ay nananawagan ng anti-Semitism. Ano po? Na talagang maging compassionate to the Jews. Ano po? Makikita natin ang mga rallies ngayon ay talagang lahat ay papunta sa ano. Mukhang malayo doon sa sinasabi dito ng Panginoon na you shall be hated of all nations for my name's sake. They have been, ano? Kanya nga nagkaroon ng scattering of the Jews, ano po. Pero sa nangyayari ngayon sa Israel,
eh mukhang hindi pa nga. Kasi ang sympathy ay nasa kanila. Ano po? Sabi doon, if you will be hated of all nations, oh, sabi dyan ha, lahat ha, for my name's sake, and then shall many be offended and shall betray one another and shall hate one another. And many false prophets shall rise and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. And the gospel of this kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. And then shall the end come. Now, tingnan po ninyo mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon Jesucristo, when you see therefore what? The abomination of desolation. Spoken by whom? By Daniel the prophet. Stand in the holy place. Whoso readeth, let him understand. Then, let them which be in Judea flee into the mountains. Mamundok na kayo. Ano? Bakit? Terrible times. Let him which is on the housetop, nasa bubong, not come down to take anything out of his house. Abay, wag na. Nasa taas ka na eh. Nasa mukhang mas safety ka sa bubong kesa dun sa ibaba. Ano? Kahit naman sa gera, pag nasa taas, sa barilan, panalo yung nasa taas eh. Alright? Neither let him which is in the field return back to take his clothes. Sapagkat talagang ano to, talagang takbuhan na to. Para sa mga Hudyo ha, takbuhan. Sapagkat ang paparusahan sa at tribulation ay mga Hudyo, ano? Kanya yung mga Gentile sa tribulation, eh medyo hindi pa sila ang pinaka-target, but the Jews, ano po? Kasi tribulation is for the Jews, eh. Naintindihan niyo po ba yung mga kapatid? Alright. And woe unto them that are with child, and to them that give suck in those days. Bakit? Eh kasi, pambihira, may alagaing ka, may bit-biting ka. But pray ye that your flight be not in winter. Mahirap mag-travel pagka taglamig, ano, o kaya may snow. Neither on the Sabbath day. Bakit Sabbath day? Kasi sa batas, Israel ang pinag-uusapan kasi mga kapatid, ano po? Dahil sa batas, hindi naman talaga absolutely na on a Sabbath day ay hindi sila pwedeng maglakad. Pero limitadong distansya lang. Maiksi lang yan. Ano po? Hindi ka pwedeng lumagpas dun sa allowed ng batas na i-travel mo by distance. Ano po? Kanya neither be on the Sabbath. Sabagat limitado ka. Magkakasala ka sa Panginoon. For then, sabi ng Bible, shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. 22. And except those days should be shortened, there should no flesh be saved, but for the elect's sake. Elect's sake is Israel, chosen by God from the Old Testament. Ano po? For a purpose. Bakit? Kasi sila yung reference point sa Old Testament kung paano pagpapalain ng Panginoon ang bawat bansa. Pagdating sa tribulation, sila pa rin. Bakit? Sila yung ano. Kanya nga Matthew chapter 25 ay dumating doon na prior to the entry sa millennial kingdom, kasi tapos na yung tribulation, eh ang sabi doon ay kanya kayo ka-classify ko na mga pahiwalay ko ay sapagkat nakita nyo ako nauuhaw, hindi nyo ako pinainom. Nakita nyo ako ay walang damit, hindi nyo ako dinamitan. Nakita nyo na ako'y gutom, hindi nyo ako pinakain. Mga kapatid, dahil ang 24 ay tribulation, it's about Israel, pero meron din mga Gentiles dyan. Matthew 25 is after tribulation, before millennium. Okay? So, ang papasok sa millennium, sabi ng Bible, yung mga tumulong sa mga Hudyo
during the tribulation time. Kanya sabi doon, kailan ka namin nakita na ikaw ay uhaw at hindi ka namin pinainom? Kailan ka namin nakitang gutom at hindi ka namin pinakain? Kailan ka namin nakitang hubad na hindi ka namin dinamitan? Sabi ng Panginoon, ang anumang ginawa niya to the least of my brethren. Bakit brethren? Ang Panginoong Kristo Hudyo. Kanya sabi niya, ano man ang ginawa niyo sa mga bayang Israel, ginawa niyo sa akin. Kanya sa tribulation, kung maiiwan po kayo, kung pipiliin niyo maiwan, binibigyan ko na kayo ng tip, be kind to Israel. Be kind to Israel. Tulungan niyo sila. Kanlungin niyo sila. Papasukin niyo sila sa inyong bahay. Pakainin niyo lahat, everything. Bakit? Sapagkat ang target, ang fugitive, Israel, hindi mga, mas mahirap para sa kanila. Mas mahirap para sa kanila. Sapagkat sila yung target. Okay? Sapagkat it is a prophecy concerning them. Bagamat pagka naggera, nag-away, kagaya niya, may labanan sa Israel, Hamas against IDF, eh, di ba apektado kahit na yung mga foreigners? Ano po? So, ganun din. Apektado ang mga Gentiles during the tribulation. But not much. Ano po? Maaring makabili pa sila. But the Jews cannot. Ano po? But the Jews cannot. Pastor, ang ibig mo ba sabihin, ang tatatakan lang ay ang mga Hudyo? Or read between the lines. Kung sila ang target, sino ang dapat markahan? Ako, nag-iisip lang po ako. Ha? Mag-isip din kayo kagaya ng pag-iisip ko. Kung sa tribulation, ang target ay mga Hudyo o ang mga anak ni Abraham o yung mga Israelita, hindi ba't kalituhan yan pag minarkahan lahat? Ano po? Yun ay akin lang naman. Ano po? Kasi, mark them . Di ba? Sabi ni Apostle Paul, mark them and avoid them. Kaya nga sinasabi ko noon, paano mong makikilala kung hindi mo mamarkahan? Kanya talagang markahan mo, apostate dyan. Huwag kayong makinig dyan. Ano po? Kanya nga lang ngayon, ang mali ay markahan, mali . Kasi kahit sa tatak ng damit, may mali . May fake. Ano po? Sa Singapore, hindi ka pwedeng magsuot ng lakos na imitation. Bakit? Pagpasok mo doon at napatunayan na mali at fake yung lakos mo, nako, hindi ka na makakalabas ng shopping center. Makukulong ka na doon. Ano? So, maraming fake. Ano po? For the elect's sake, those days shall be shortened. So, makita natin ang focal point pa rin ay Israel. Kanya nga makita natin sa Revelation, meron dong isang chapter na the woman was led to a place in the wilderness na iningatan ng Panginoon. Bakit? Kasi kung hindi gagawin ng Panginoon, pati sila mauubos . Ano po? So, mga kapatid, hanggang dyan lang muna po tayo sapagkat I know you are busy. Ano po? All of us are busy. Sumingit lang po ako sapagkat ang anak ko po ay available at nagpapasalamat ako na tayo ay na-accommodate. No. So ito po ang ating eschatology, ano po? Yan po, ano? So ang prophetic program ay concerning Israel ay 70 weeks, ano po, 69, tapos na, ang inaantay nila, tribulation, and then second coming. Kanya lang medyo na-delay sapagkat pumasok yung mystery program, which is the church, ano po. Kanya kung tayo po ay talagang magbabatay lamang sa prophetic program, ito lang po ang eschatology, ano po. Kung ang reference natin ay 70 weeks of Daniel, mula sa pagbalik nila from Babylonian captivity ay 69 weeks total, the death of Christ at Calvary, ang magko-complete nun ay tribulation, 70 weeks. And then, second coming, millennial.
So yan po lamang ang magiging eschatology. Kung ang pagbabataya natin ay yung prophetic program for Israel. Kanya ang tanong nila, when is the time of thy coming and when this thing shall be and what is the sign of thy coming? Kasi yung tribulation eh may sign na eh. Ano po, na pinapakita kahit na kay Daniel, ano po, merong sign, ano po. At ang sabi doon, after 70 week ay darating ang Panginoon, millennial reign. Now, mga kapatid, sustain that ay balik lang po tayo doon sa binasa natin kanina sa Daniel chapter 9. Ano po, closing po natin ngayon. Closing natin sa ating pong maiksing look into the prophetic program concerning Israel. Daniel chapter 9, look at verse 26. After 62 weeks, di ba, tapos na po, 62 plus 7, 69, tapos na, shall the Messiah be cut off, tapos na, namatay na ang Panginoon sa Kristo. But not for himself, and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary. That is the period of tribulation. Remember, 69 ay hanggang death of the Messiah, and then 1 week na lang. Ano yung tinutukoy na 1 week doon? Tribulation. So, ang sabi dito, and the people of the prince shall come and shall destroy the city and the sanctuary. And the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined. Kaya makita natin, nandito na naman yung reference na city, Jerusalem, and sanctuary. Ano po? Sabi doon, shall destroy the city, shall destroy the sanctuary, the temple. Now, kung bakit ko nasabi na the end is not yet, sapagkat kung ang pagbabatayan po natin ay itong prophecy na binabasa natin, na prophecy ni Daniel concerning Israel, the temple shall be rebuilt, I believe, for the third time. The temple shall be revealed for the third time. Ano po? Kasi sabi diyan, and he shall confirm the covenant. Okay? Of course, ang subject dito is the Messiah. Secondary na lang yung mga magpe-play ng role pagdating sa tribulation. Of course, kasama dyan yung Antichrist. And God shall confirm his covenant with Israel for 1 week. Kanya mahalaga pong reference sa mga Hudyo yung tribulation for 1 week. And in the midst of the week, he shall cause or God will allow kung sino man yung gagamitin niya, this is the Antichrist, o pahihintulutan niya, the Antichrist, will cause the sacrifice and the oblation to cease. So, yung first 3.5, dahil before the tribulation, the temple has been rebuilt, ay na-restore po yung ano, yung temple worship. Kanya, nagbalikan po, nagbalikan sila. Lahat ng mga Hudyo from all parts of the world ay nagbalik sa Israel para ano nila yung national temple worship. So for first 3.5 years, happy time po sa kanila yan. Ano po, happy time sa kanila yan. Kanya yung second 3.5, tinatawag natin the Great Tribulation, sapagkat dun talaga pinour out ng Panginoon ang kanyang great wrath on the world. Ano po, lahat ng mga makasalanan. Kasama, of course, primarily para sa Israel. And then kasama ang mga hindi mananampalataya. Now, concerning the rebuilding of the temple, meron akong binasang ilang konting reference dyan.
Sa ngayon po kasi ay ang kanila na lang pinagdedesisyonan saan ba muling itatayo ang templo. Ang sinasabi po kasi nila ay mayroong nagsasabi hanggang ngayon it's still being debated on na yung Rock of Dome of the Rock ay sinasabi nila it is the very place kung saan ay binild ni Solomon ang temple. Okay? Kumbaga, kinonquer. Now, there is a possibility to that sapagkat during ancient time, kapag kinoconquer ang isang lugar, eh talagang tinatabunan yung syudad. Tinatabunan talaga para makalimutan kung ano man yung kultura. Ano? Talagang tinatabunan. Kanya kung in-invade ang Jerusalem, ay tinabunan talaga yan. Ano? Kasi talagang pwede naman mangyari sapagkat sabi ng Panginoon, ang foundational stones ay, di ba, hindi naman, nasira naman lahat. Ano po? Now, kung yun ang lugar, eh may problema. Kasi talagang para ma-occupy mo yung Dome of the Rock, eh kinakailangan wasakin yun. Aba, eh, pagka winasok yun, eh, World War III. Di po ba? Kasi talaga magagalit ang mga Islamic nations. Ano? Whether allies o hindi allies ng Iran, ay talagang magagalit yun. Ano po? Now, meron akong isa nabasa na pinapahintulutan ng Islamic world na maghukay sila or mag-build sila ng anumang edifice basta't wag lang huhukayan yung foundation ng Dome of the Rock. Pwedeng sa gilid, something like that. So pwedeng sa gilid, ano, sa tabi, tabing-tabi, okay? And then meron din ako nabasa na may nag-present ng parang satellite imaging na wala doon sa Dome of the Rock. Wala doon. Parang merong isang bakanting lote na talagang pinapakita na merong parang ancient figure na parang similar to the temple that was built by Solomon, ano? Kasi satellite imaging. Kung yun po, eh walang problema. Kasi wala silang sisirain, ano? So, having those considerations, we came to the second question. Kung ma-determine kung saan itatayo ang templo, ang tanong, gaano ang itatagal para maitayo ang templo? Now, tinanong po yung director ng Temple Institute na kung saan sila ngayon ang nangangalaga ng lahat ng mga kasuutan ng high priest at saka ng mga priest, lahat ng mga vessels na gagamitin sa temple sacrifice, even yung red heifer na mahalaga sa temple sacrifice, ay natutuwa na sila sapagkat parang meron na binibreed ngayon. So talagang andiyan na lahat, ano? Talagang pipili na lang ng high priest, pipili na lang ng mga saserdote, andiyan na lahat ng mga kagamitan, kulang na lang templo. Kanya ang tanong doon sa direktor ng International Temple Institute. Kung sakaling ma-determine kung saan itatayo ang templo, eh gaano ba katagal maitatayo ang templo? Alam nyo, ang napakagandang sagot ay sabi ng direktor, with all the technology that we have, susundan lang naman natin ang plano ni David na binigay niya kay Solomon. Ano? At kung paano itinayo ni Solomon, ay well, hindi naman mag-iisip ng kung ano-ano, hindi naman babaguhin ang disenyo. Ang sabi ng direktor ay, it will take us about 12 months. One year. Ganun lang po, kabilis, itayo ang temple. And then pagkatapos, ready na again ang Israel for the national
temple worship, the regathering of all Jews from all nations of the world. And then, tribulation will come, and then, the millennium. So mga kapatid, with my short discourse, ito nangyayari po ngayon sa bayan ng Israel. Ipanalangin natin sapagkat they are undergoing difficult times. But kung pag-aaralan po natin ang scriptures, the end is not yet. But there's a possibility, kapag nakita po natin na meron ng mga palatandaan na sisimula na ang construction ng temple, ay mga kapatid, it's a good news for the body of Christ. Sapagkat according to our eschatology, hindi na po tayo dadaan sa tribulation. Ano po? Kanya makikita natin na it will be the end of the church age. Ano po ang challenge sa panahon natin ngayon? Seryosohin na po natin ang ating pagiging Kristiyano, mga kapatid. Ano po? Sabi ng Bible, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Love of many to God, to His work, and for one another. Ngayon po natin nakikita na maging ang pag-ibig natin sa ating kapwa, kahit na kapwa man na ng palataya, ay medyo nagdi-diminish na po. Ano po? Kanya nga meron tayo nababasa na dumadaan sa timeline natin na kung sila ay kaibigan mo nung medyo maayos ang lahat, pero nung dumating yung difficulties, mga difficult situation at medyo hindi mo na sila kaibigan, hindi mo talaga sila tunay na kaibigan. Kasi ang tunay na kaibigan, mananatiling kaibigan despite of all these things. Ano po? Masakit na katotohanan po yan, mga kapatid. Ako po ay kahit sa kapwa pastor, I seldom call them by titles. Doc, pastor, reverend, wala naman nagpapagamit na ganyan sa mga kaibigan ko. I call them by my term of endearment. I call them friend. Mga kapatid, hanggang ngayon, those whom I have called friends before, I still consider them friends. Wala po akong masamang tinapay sa sino man. Ano po. Kaya sabi ko nga, baka makita niyo ako sa labas, I travel alone, di ko kayo napansin, hindi dahil sa hindi talaga kita pinansin, di lang kita nakita, lapitan mo ako, at coffee tayo, usap tayo. Bakit? Sapagkat di man ako nagbago. Hindi ako nagbago. At ang aral ko ay lumalim lang, at na-substantiate lang. Ano? Pero mga kapatid, mas takot po ako sa Diyos kaysa sa sino man sa inyo. Hindi po ako magtuturo ng mali. Sinisigurado ko po yan. I am not an apostate. Sa nangyari po sa church namin, sa Metro Laguna Baptist Church, it could have been easier kung sinabi nila na lack of confidence. Wala na kaming tiwala sa iyo, pastor, sapagkat hindi mo na kayang dalhin ang church natin to where God wants it to be. I could have easily stepped down. Bakit po? Sapagkat I have a corporate mindset. Kapag ka wala ng tiwala sa leader, talagang pinapalitan po yan. Apo. Kung ganun ang sinabi na lack of confidence, I could have easily stepped down. Pero ang kanila pong ginamit na term ay apostasy. Alam niyo mga kapatid, sa napakaikling panahon, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, nung malaman ko Monday, Tuesday, Wednesday, then Thursday, nag-usap-usap. Ganun lang po kaiksli. Ang ano, sandali-sandali lang po, mga kapatid. O, hindi matagal, walang away. Thursday, that week, ano po, nung malaman ko Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, confrontational, ay sabi nila, hindi na mababago ang isip nila sapagkat ako ay apostate na. Eh, hindi naman ako binigyan ng pagkakataon ng mga pastor na hiningan ko ng tulong para mag-pacify sa amin. Kasi doctrine ang issue. Kanya nandoon sila, yung mga pastor na yon, ay para examinin ang doctrine ko. Kasi ang sabi nila, sino ang makakalaban kay Pastor Joey? Pastor namin yan, doctrine yan. Kanya kami mga pastor dun. Hindi nila nabasa, hindi po kasi nila nabasa yon. Hindi nila naisip yon. Kanya ako tumawag ng mga pastor para examinin. Kasi kahit naman po sa korte, beyond reasonable doubt. Sa scripture, after first and second admonition. Wala pa nga pong first admonition. Kanya nga po unbiblical kahit na yung mga pastor na humihiningan ko ng tulong. Kasi sabi ng Bible, after first and second, exhaust nyo muna. Para hindi sila mangalat, akong humingi ng tulong sa Mother Church. Tulungan nyo ang mga ito. Huwag mapangalat, asikasuhin ninyo. Never happened in the history of any local Baptist church, as far as you have known, na ang hiningan ko pa ng tulong na para tulungan ay yung mga nag-akusa sa akin ng hindi maganda. Kanya, nagulat sila nung Thursday na yon, nasabi ko, hindi ako mag-resign. Bagamat alam nila na talagang mapatunayan, kasi talaga meron akong courtesy resignation, open yan, na pag napatunayan ako ay nagturo ng maring aral at ako ay nahulog sa immoralidad, talagang I will step down. So, on two grounds lang naman, beyond reasonable doubt, ang nakalagay sa sulat ko, I can present my letter even up today. Ano po? Pinag-isip-isip ko, teka muna. Pagka nag-resign ako at ang ground ay apostasy, aba, idadaling ko hanggang kamatayan ko na ako ay apostate. Mamanahin ng kaisa-isang anak ko, pogi pa naman. Mamanahin ng apo ko, yan ang lolo ng apostate. Nagturo ng maling turo. Tapos sa aking tombstone ay nakalagay, here lies the body of Joey Reyes, an apostate. Ay, kahit naman sino po siguro, hindi nyo kayang tanggapin yun. Kanya, sabi ko sa kanila, dahil sa irrevocable yan, decision ninyo, mananatili ako rito. Kilalanin nyo na I have the authority. Kayo, kumuha ng authority kung saan. Pero kasama nila ang Mother Church sapagkat I endorse them to the Mother Church. Para wag lang sila magkawatak-watak. Bakit? Mahal ko yung mga yan. Tinuruan ko yan. Meron lang nakialam na hindi nakakaintindi ng puso ko, na akala ko naiintindihan niya ako. So far, mga kapatid, wala po ako sama ng loob. I can still buy any one of them coffee. Ano po? I can still look to them eye to eye. Sapagkat hanggang ngayon po, lahat ng turo ko ay public. Humahamon nga po ako. Hindi po hamon na talagang parabang labanan. Ano po? Yung pakiusap ko, examinin niyo ako. Hindi yung naniniwala lang kayo sa kwento-kwento. Bagamat may nangyari talaga sa church namin, pero hindi naman yun nasukatan ng kung ano yung katotohanan. Sapagkat hindi naman lahat na nagturo ng tama ay maayos. Si Apostle Paul, papatayin siya sa turo niya. Ang Panginoon Jesucristo pinatay. So, hindi nangangahulugan na mayroong mga adverse situation na nangyayari sa buhay natin, mali ang salita ng Diyos. Dumating nga sa punto na kung wala akong counselor, sabi ko, gusto ko ng talikuran ng mga prinsipyong itinuturo ko. Bakit tama ang tinuturo ko, prinsipyo, mali, parang hindi tama ang nangyayari sa buhay ko. Hindi naman batayan yung buhay natin. Ang katotohanan ay katotohanan. Kahit na anong mangyari. Kanya,
Mga kapatid, sana po ay magpalakasan tayo sa pananampalataya. There's only one judge. Sabi ng Bible, judge not before the time. Because we are not the judge, He is the only judge, and He is a righteous judge. Ano po? Lahat tayo tatayo sa hukuman ng Panginoon. Kaya, let's quit. Let's quit backbiting each other. Romans chapter 14 is the key. Ano po? I can preach that Romans chapter 14 without an outline, verse by verse, before pastor's meeting. Masarap po magsama-sama. So, I hope ay nakatulong po ito with a slight testimony on the side, at kayo po ang patuloy na maglapit sa Panginoon patungkol sa bansang Israel. Let's watch kung anong gagawin ng Panginoon sa bansang Israel. Pero yung nangyayari ngayon, para lang po yung 9/11, nagulat tayo. It's a terrorist act. Ano po? So, nag-declare din naman ng war ang Amerika noon against mga Muslim radicals. Ano po? So, ang Israel nag-declare ng war against Hamas. But the end is not yet, based on the scriptures. So mga kapatid, maraming salamat po. I hope nakatulong po ako kahit paano. And may we comfort one another with the hope that Christ will soon come to end the church age, at will pave the way for the tribulation to fulfill the prophetic program for Israel, and masaya sila for the new covenant. Ano po? So maraming salamat po sa inyo. Once again, this is your friend, Pastor Joey Reyes, signing off. Thank you very much po. God bless you.